Nag-live po uli ako kasi follow up lang po kay Francis Leong Marcos. Kung nagpamudmud na siya ng pera at saka mga kaban-kaban na bigas. Saan banda? Shout out sa mga kapitan at sa lugar kung saan nagpamudmud tong impostor na to. Impostor! Dito sa likod ko. Ang bandana na to, sa mga kaloyalista na BBM, ka Marcos, kilala nyo kung kanino nang galing itong bandana na to. Isa po yan sa kinuwartahan niya ng milyon-milyon ang halaga. Hindi ko nababanggitin ang pangalan kung sinong gumawa nitong bandana na to. At alam natin kung sino. Na hanggang ngayon, ang matandang nakakaawa ay nagtago na sa ibang bansa dahil tinakot niya. Leong Marcos, kung ikaw talaga ay Marcos, sige, tawagin mo yung mga kamag-patunay na ikaw ay isang Marcos. Kung hindi ka ba naman talaga impostor, gago ka, buwisit ka. Napaka walang hiya mo. Paiba-iba ka ng statement, anak ka ni Paking, anak ka ni Ferdinand Marcos, nagkaroon ng Miss Manila sa Pustobi, yung nanay mo mapangasawa ni Ferdinand Marcos. Ano ba talaga, nahihilo na ako sa iyo, ah? Ano ba? Anak ka ni Ferdinand Marcos, tapos pinirmahan lang ni Paking Marcos yung birth certificate mo. Kapatid mo si Bongbong Marcos, ano ba? Alin ba ang totoo doon? Ay, nako. Alam mo kung wala kang magawang matino sa buhay mo? Ha? Pumunta ka sa bundok, doon ka na mabundok. Doon ka na babagay. Huwag mo nang linlangin ang mga taong bayan sa ginagawa mong kalokohan mo. Naakala mo, nakakatulong ka, yun pala, ha? Yung mga tinutulong mo, ay galing sa kagaguhan mo. Napaka walang hiya mong tao ka. Tawagin mo na si Madam Imelda Marcos, si Manang Amy, si Manang Bongbong, para ipagtanggol ka na ikaw ay isang Marcos. Ako nang gagalaiti sa kalukuhan mo, ha? Ngayon, saan ka ba ano? Saan ka ba nagpamundbund ng pera ngayon? Di ba sabi mo, ang dami mong kayamanan? Nasaan na? O tapos ngayon, sasabihin mo, namimili ka ng ginto sa arangke? Kalahating kilo, pag may pera ka. 1 kilo, pag may pera ka. O, anong nangyari? Hindi ba kalukuhan yon? Pinagluloko mo ang taong bayan? Sabi mo, namigay ka sa payatas. Asan? Asan sa payatas? Ha? Sabi mo sa kapitan dyan sa payatas, mag-shout out na namigay ka ng limpak-limpak na pera. Mag-shout out ang mga Tagalog. Buisit ka! Ha? Nanggagalaiti ako sa'yo. Napaka walang hiya mo, gago ka. Kawawa ang magulang mo sa kahihiyan. Kawawa ang mga kababayan mo sa kahihiyan. Siguro mga kababayan mo, mga kamag-anak mo, kung pwede lang ipalibing ka ng buhay sa kahihiyan, eh. At huwag na huwag ang nagaangking ikaw ay anak ng isang Igorot at isang Ilocano. Dahil walang lahing mga Ilocano at lahing Igorot na manluloko. Solohin mo! Follow up lang, ha, kung saan ka namigay ngayon ng pera, saan ka namigay ng kayamanan mo. Barya lang naman yan, ha. Pasensya na. Oo, nakamaskara ako kasi kilala ako ng karamihan ng taga-BBM. Hindi nila ako kayang ipagtanggol dahil sila, nananahimik sila. Ako, hindi ako pwedeng manahimik sa kalokohan ng gago na yan. Eto.
Alam natin kung sino, kanino nang galing to. Diba, niloko niya to ng ilang million ang kinuha niya sa gumawa nito at nagpamigay. Masakit lang sa akin na marami ka pang maluloko, Leyong Marcos. Masakit lang sa amin na makikita kung maraming nalulunod sa kalukuhan mo. Na hindi ko alam kung paano sila sasagipin dahil napakarami nila. Baka sa pagsagip ko ako'y nag-iisa, pati ako malulunod na sa kalukuhan mo, gago ka. Kilala mo kami kung sino kami. Nagfa-follow up ako kung saan ka ngayon nagpamudmod. Kung sa barya lang naman ipapamudmod mo, hindi yan sapat yung ipapamudmod mo para mabawasan ang kayamanan mo. Nanggagalaiti ako sa'yo dahil ang dami mo nang nilulokong tao. Ano, naghahanap ka na naman maluloko? Ano ba yung klaseng mayaman? Pa-share ng alin. Ha? Yung mga maya-maya mo na yun at saka jikas-jikas mo, sinungaling ka. Tantanan mo na sila. Huwag ka nang mangako sa kanila. Dahil ang katotohanan nan, ang mga pinamimigay mo, ay galing kung saan. Kawawa yung mga niloloko mo. Hayaan mo na sila na mismo ang mamigay. Hindi. At alam ko naman, huwag mo nang kuhanin at ikaw ang mamimigay. Magbawas-bawas ka ng kasalanan mo at may panahon ka pa. Kalad ka rin ka ni Satanas papuntang impyerno dahil kahit sa impyerno wala ka ng puwang. Wala ka ng puwang sa impyerno, hayop ka. Shout out sa mga binigyan ng Leo Marcos na to. Lumabas na kayo. Magpasalamat kayo sa kanya at pinamudmudan kayo ng bariyang kayamanan niya. Aantayin ko ang mga shoutout, ha. Bukas magfa-follow up ulit ako kung nakapagpamudmud ka na. Ayoko lang banggitin eh. Ha? Pero bukas hindi ko makayanan. Babanggitin ko kung kanino nang galing to. Kung sino ang nagpamudmud nito ng libo-libong scarf. Bukas sasabihin ko kung sino pangalan. Sana naman, ma'am, lumabas ka na. Huwag ka nang matakot. Kami ang kakampi mo, kami ang magtatanggol sa'yo. Nasa Amerika lang eh. Nagtatago dahil sa takot. Tinakot ng gago na yan. Hindi na talaga akong makapagpigil sa'yo. Ha? Bumalik ka na kung saan kalupalop ng galing. Oh, bukas ha? Magfa-follow up ako, mga kababayan, kung saan siya nagpamudmod. Magpasalamat kayo sa kanya kung saan nagpamudmod yan. Aantayin ko bukas ng umaga o di kay ganitong oras. Magfa-follow up po ako. Kayong mga nakakapanood neto, huwag kayong magpapalin lang sa taong yan. Sa isang kilong bigas, limang kilong bigas, na may kasamang konting ano, hindi totoong tulong yan. Ng patibong para makuha ang kalooban ninyo. Huwag niyong ibenta ang kaluluwa niyo sa gago na yan. Kaya niyong tiisin ang gutom. Huwag lang kayong malunod sa kalukuhan niyan. Sasabihin niyo, wala akong naitulong? Kahit pa paano nakapamigay ako. Hindi nga naman ang gago na yan eh. Ha? Tumulong din ako. Pero hindi ko na kailangan ipangalandakan na tumulong ako. Tumutulong din.